Samantala, nasunog ang isang lumang bahay malapit sa pamosong Calle Crisologo sa Vigan, Ilocos Sur. Isa po ang nasawi. At nakatutok doon live si Darlene Tai. Darlene. Arson ang isa sa iniimbestigahang sanhi ng sunog na tumupok sa isang lumang bahay dito sa Vigan. Isa ang patay at isa ang isinugod sa ospital. Sa video na ito, kitang-kitang nilalamo na ng malaking apoy ang isang dalawang palapag na bahay sa panulukan ng General Luna at Plaridel sa Vigan. Hanggang sa Calle Crisologo na kilalang puntahan ng mga turista, tanaw ang laki ng usok at apoy. Pasado alas 8 kaninang umaga nang sumiklab ang sunog. Naglilinis po kami sa taas, tapos bigla na lang pong umano po yung alarm po namin, biglang tumunog. Tapos pagdating, naglilinis po kasi ako sa taas. And then paglabas ko po dun sa balcony po, biglang umano po, bigla na po yung liyab ng sunog po. Agad daw lumikas ang mga guests pati staff ng hotel. Sobra po. Nasa biyahe naman noon si Jose. Labis daw ang kanyang pag-aalala sa pag-aakalang maaabo na rin ang kanyang bahay na katabilang noong nasunog. Surrender na ako kanina. Alam ko, masusunog na yung bahay ko eh. Bahagyang napinsala ang katabing bahay at hotel. Ayon sa BFP, luma na at gawa sa wooden materials ang nasunog na bahay, kaya mabilis na lumaki ang apoy. At pagdating nila dito, nakita nila medyo malaki yung apoy. Nagpatawag ko pa ulit sila ng ibang fire truck ko. Nag-cover exposure na lang po sila, ma'am. Luckily, yung katabi po na Westlock Hotel, may firewall po siya. So nag-cool down na lang po sila sa banda doon. Pagkatapos ng 50 minuto, tuluyan ang naapula ang apoy. Patay ang isa sa mga may-ari ng bahay na hindi na raw naklabas noong mangyari ang sunog. Isinugod naman sa ospital ang kanyang 72 taong tiyahin. Ayon sa BFP, posible raw na sinadyang sunugin ang bahay. May nakapagsabi po kasi na mayroon siyang previous days po, parang may kakaiba po siyang ginagawa. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Kinilala ng UNESCO ang makasaysayang syudad ng Vigan para sa kanilang pagpepreserba sa mga heritage site. Regular naman po yung pagkandak namin ng fire safety inspection sa mga buildings po natin, mga business establishments. Vicky, ang nakikita ninyo ngayon ay ang nasunog na bahay. Diyan tayo nang galing kanina at ito, kaunting lakad lang doon sa kasunod na kalye ay ang Calle Crisologo na nakilalang puntahan ng mga turista. Pero ito, sa nakikita nyo nga sa aking likuran ay hindi naman naapektuhan yung turismo dito. Yung private establishments naman ay open pa rin at tuloy-tuloy yung pamamasyal ng mga turista. Ang hinihintay ngayon ay kung kailan magkakaroon ng kuryente doon sa General Luna at Plaridel Streets na naapektuhan noong nangyaring sunog. At yan ang pinakahuling balita mula rito sa Vigan City. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Darlene Kai.